Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa iyong dakila at kamangha-manghang biyaya at pag-ibig na nagligtas sa amin na nararapat na parusahan sa pamamagitan po ng iyong mahalagang dugo. At pinahintulutan kami na mabuhay ayon sa pinagpalang pag-asa. At salamat po, Panginoon, na pinahihintulutan mo kaming maglingkod sa Panginoon sa loob ng church, ang katawan ng Panginoon, at mabuhay para sa Ebanghelyo. Sa ngayon ay ginaganap ang Fall Retreat at marami ang nakikinig sa salita ng Diyos. Pakiusap, hawakan mo po ang lahat ng mga mangangaral at ang mga newcomers na nakikinig sa salita at pakiusap, kumilos ka po sa kanila upang ang kanilang mga espiritu ay maligtas. Pakiusap, kumilos ka po upang ang Ebanghelyo ay higit na aktibong maipangaral sa loob at labas ng bansa at gamitin mo po kaming lahat ng maayos para dito. Umaasa po kami na ang Espiritu Santo ay kasama namin sa oras na ito. Kumilos ka po sa aming mga puso upang ang salita ng Diyos ay maisulat ng malalim sa aming mga puso at maging kapakipakinabang sa amin pong Christian life. Tulungan mo po kaming mamunga ng 36 at 100 ulit. Pakiusap, samahan mo po kami sa lahat ng bagay at tulungan mo po kami, Panginoon. Umaasa lamang po kami sa inyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Babasahin ko po mula sa verse 1. Isaiah chapter 30, verse 1. Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Na pumupunta na lumulusong sa Ehipto, na hindi humihingi ng payo, upang manganlong sa pag-iingat ng Faraon, at manirahan sa lilim ng Ehipto. Kaya't ang pag-iingat ng Faraon ay magiging inyong kahihiyan at ang tirahan sa ilalim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. Sapagkat, bagaman ang kanyang mga pinuno ay nasa Zoan at ang kanilang mga sugo ay nakarating sa Hanes, silang lahat ay mapapahiya sa pamamagitan ng isang bayan na hindi nila mapapakinabangan, na magdadala hindi ng tulong o pakinabang man, kundi kahihiyan at kasiraan. Ang pahayag tungkol sa mga hayop ng Negev. Sa lupain ng kabagabagan at ng hapis na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki, ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas, kanilang dinadala ang kanilang mga kayamanan sa mga gulugod ng mga batang asno, at ang kanilang mga kayamanan sa umbok ng gulugod ng mga kamelyo, isang bayan na hindi nila mapapakinabangan. Sapagkat ang tulong ng Ehipto ay walang kabuluhan at walang halaga, kaya't aking tinawag siyang Rahab na nakaupong walang kibo. Ngayon humayo ka. Isulat mo sa harapan nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat, upang sa darating na panahon ay maging saksi magpakailanman, sapagkat sila'y mapaghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong makakita ng pangitain, at sa mga propeta, huwag kayong magpahayag sa amin ng matutuwid na bagay, magsalita kayo sa amin ng mga kawili-wiling bagay, magpropesiya kayo ng mga haka-haka, umiwalay kayo sa daan, dumihis kayo sa landas, huwag na tayong makinig sa banal lang Israel. Basahin po natin ang verse 15 ng sabay-sabay, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo, sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas, ngunit ayaw ninyo. Basahin din po natin ang verse 18, kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo, kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Sapagkat
ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Hanggang dito na lamang po. Ginaganap po ang fall retreat ngayon. At maraming tao ang dumalo ngayon, kaya naisip ko na parang may summer retreat ulit. Siguro po, kung isasama natin ang mga kapatiran na naglilingkod, lahat-lahat ay aabot sa 7,000 ang attendees po ngayon. Maraming tao ang nakikinig sa salita ng Diyos at marami rin ang newcomers ngayon. Ang pagkakataong ito ay ang oras ng pangangaral po ng Ebanghelyo. Pakiusap, manalangin po kayo sa inyong puso ngayon at pakiusap, makinig rin po kayo sa sermon ngayon na may panalangin din. Ngayon ay pag-iisipan natin ang tungkol sa Isaiah chapter 30 verse 7. Sa huling bahagi po ng verse 7, kaya't aking tinawag siyang Rahab na nakaupong walang kibo. Kung babasahin natin ito ng hindi pinag-iisipan, iisipin natin na ito ay tungkol kay Rahab na upahang babae. Si Rahab na nakasulat sa aklat ni Josue. Subalit, hindi ito si Rahab na upahang babae. Sinabi ng Diyos na ang Ehipto ay ang Rahab na nakaupong walang kibo. Ang ibig sabihin ng Rahab dito ay isa po na isang halimaw. Iniisip ng mga Israelita na ang Ehipto ay napakadakila. At ang Ehipto ay malaki at mahalagang bansa. Ngunit, ang Ehipto ay tulad ng isang halimaw sa paningin po ng Diyos. At gayon din, ang ibig sabihin ng Rahab ay kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Diyos. Siya ay dapat nahatulan. Subalit, ang mga Israelita ay iniisip na ang Ehipto ay napakadakila sa kanila. Kaya nga, sinabi ng Diyos sa kanila na walang saysay ang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong. At sinabi niya na ang Ehipto ay walang kabuluhan at hindi sila matutulungan. At sinabi niya na Rahab na nakaupong walang kibo. Hanapin po natin ang mga talata tungkol kay Rahab at ipapaliwanag ko po muna yung outline at pagkatapos ipapaliwanag ko ng detalyado. Tingnan po natin sa Job. Job chapter 26. Merong ilang mga talata sa Biblia patungkol kay Rahab at pag-isipan natin ng saglit ang dalawa sa mga ito. Job 26 verse 12. Pinatahimik niya ang dagat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaunawaan ay kanyang ibinuwal ang Rahab. Ang Rahab ay tumutukol sa halimaw na naninirahan sa ilalim ng dagat. Kanyang ibinuwal ang Rahab. Ang Rahab ay siyang dapat hatulan sa paningin ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa isang halimaw sa dagat. Pinatahimik niya ang dagat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa kanyang kaunawaan ay kanyang ibinuwal ang Rahab. Tingnan din po natin sa Isaiah chapter 51, Isaiah 51 verse 9. Gumising ka, gumising ka. Isaiah chapter 51 verse 9. Gumising ka, gumising ka, magpakalakas ka, o bisig ng Panginoon. Gumising ka na gaya ng araw noong una ng mga lahi ng mga dating panahon, hindi ba ikaw ang pumutol ng Rahab na sumaksak sa dragon? Dito po. Hindi ba ikaw ang pumutol ng Rahab na sumaksak sa dragon? Dito po. Sumaksak sa dragon. Hindi ba ikaw ang pumutol ng Rahab? Ang ibig sabihin nito ay isang halimaw na nasa dagat. Ibig sabihin ay puputulin niya at papatayin ito. Wawasakin ng Diyos ang Rahab at puputulin, kaya sumaksak sa dragon. Ang Rahab ay nakasulat sa Biblia bilang Ehipto. Bakit po? Bakit?
pinamunuan ng Ehipto ang mga Israelita ng matindi at pinahirapan sila. Kaya sinasabi ng Biblia na ang Ehipto na nagpahirap sa Israel ay siya po yung Rahab. Mukhang kakilakilabot ito, subalit kinakailangan siyang parusahan. Kaya nga mayroong ilang mga pahayag na ang Ehipto ay ang Rahab sa Biblia. Kung may oras pa po ay hahanapin natin ito. Kaya, ang gusto kong sabihin ay tungkol sa Isaiah chapter 30 ngayong araw. Nang makaranas po ang Israel ng matinding kapighatian, ay dapat na humingi sila ng tulong sa Diyos dahil ang Diyos ay buhay. Subalit, ang Diyos ay parang napakaliit sa kanila. Kaya dahil sa ang Ehipto ay lumitaw na siyang makapagbibigay ng praktikal na tulong sa kanila, kaya nga sinaway sila ng Panginoon dahil umasa sila sa Ehipto na sinasabi na kung sila ay magpapatuloy na umasa sa Ehipto hanggang huli, ang Israel po ay mawawasak. Dahil sinasabi nito kung paano natin makukuha ang tulong ng Diyos, matututuhan natin kung paano ang tamang pag-uugali sa oras po ng kahirapan. Kaya mula sa Isaiah chapter 30. Kaya pag-iisipan po natin ito ng sama-sama. Ang Isaiah chapter 30 ay makakatulong po sa lahat ng henerasyon dahil sa ang tuntunin nito ay pareho lang. Masasabi natin na ito ay naaangkop na mensahe para sa mga Kristiyano na nabubuhay sa panahong ito. Tinandin po natin ang outline ng Isaiah chapter 30. Isaiah 30 verse 1. Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon. Ito ay para sa mga Israelita na nagsasagawa ng panukala ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo ngunit hindi sa aking espiritu. Sinasabi niya rito na ang mga Israelita na bayan ng Diyos ay dapat na nasa buhay kung saan ang Diyos dapat ang nasa gitna nila at kung saan ang bawat desisyon ay dapat isinasangguni sa Diyos, subalit hindi nila ito ginawa. Ang mga Israelita ay hindi nagtanong sa buhay na Diyos, kundi sila ay nagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya nga sa Isaiah 30 verse 1 na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ito ay isa ng kasalanan, yung hindi pagsangguni sa Diyos na buhay. Subalit ngayon, ang mga Israelita ay tuluyan ng bumaba sa Ehipto upang humingi ng tulong sa Ehipto, hindi sa tulong ng Diyos. Sinabi niya dito na ito ay isang kasalanan na hindi sila sumangguni sa Diyos, sa halip ay bumaba sila sa Ehipto na para sa kanilang pansamantalang proteksyon, nagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya ang mga Israelita, sinubukang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng Ehipto o proteksyon ng Haring Faraon, kahit na ang Diyos ay ang kanilang kanlungan. Kaya, tinan po natin kung gaano sila kadesperado para lamang makuha ang tulong ng Ehipto. Verse 6, ang pahayag tungkol sa mga hayop ng Negev, sa lupain ng kabagabagan at ng hapis. Kanilang dinadala ang kanilang mga kayamanan sa mga gulugod ng mga batang asno at ang kanilang mga kayamanan sa umbok ng gulugod ng mga kamelyo. Kaya upang makuha nila ang kalinga ng Ehipto at makatanggap ng tulong, tinipo nila maging ang huling kusing ng kanilang ari-arian at nagtungo sa Ehipto upang ibigay sa kanila. Bakit po? Upang humingi ng tulong sa kanila. Ginamit nila ang kanilang pag-aari para sa Ehipto. Sa verse 6, na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki, ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas. Sinasabi dito na ang daan mula Israel patungo sa Ehipto ay mapanganib. Sinasabi dito na ang mga liyong babae at lalaki ay lumalabas at ang mga ulupong at mga makamandag na ahas na lumilipad. Ito ay isang mahirap at delikadong daan na walang nakakaalam kung sila ba ay mabubuhay pa. Subalit nagtungo pa rin sila sa Ehipto kahit nalalaman nila na maaari silang mamatay. Kaya gaano kaya ito kadakila kung sa ganitong paraan ay sasangguni po sila sa Diyos? Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng panganib, nakahingi ba sila ng tulong? Basahin po natin yung huling bahagi ng verse 6 at verse 7.
isang bayan na hindi nila mapapakinabangan sapagkat ang tulong ng Ehipto ay walang kabuluhan at walang halaga, kaya't aking tinawag siyang Rahab na walang nakaupong walang kibo. Kahit ng Ehipto ay tida isang napaka makapangyarihang bansa at isang malaking tulong, sila ay isa lamang Rahab na nakaupong walang kibo. Ibig sabihin, sila ay walang kabuluhan at nakaupo lamang at hindi sila tutulong. Sinasabi ito ng Diyos sa kanila, yabang ito ay kitang-kita na gaya ng bahay na nasusunog. Kaya sa kabila ng patuloy na babala mula sa propeta ng Diyos, ang mga tao ng Israel ay ayaw po itong pakinggan. Huwag kayong magtungo sa Ehipto. Kayo ay patungo sa pagkawasak. Dapat silang kaagad na manumbalik kapag narinig nila ang babala ng Diyos, subalit sa huling bahagi ng talata ay sinabi hindi nila ginawa. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel ay nakatanggap ng malaking kahatulan. Kaya ang Diyos ay itinuro ang daan upang maligtas sila mula sa kahatulan. Sinasabi niya kung bakit hindi nila sinunod ang sinabi ng Diyos. Sa verse 15, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo, sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas, ngunit ayaw ninyo. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita ang paraan upang magkaroon ng kalakasan, sa pagbabalik. Ang ibig sabihin nito ay pagsisisi. Dapat silang bumalik sa daan, sa tamang daan na hindi papunta sa Ehipto. Dapat muna silang manumbalik. At sa pagpapahinga ay maliligtas kayo. Sa pagpapahinga, kung saan ang kanilang puso ay mapapayapa at ang kanilang puso ay matatahimik. Mapapayapa at matatahimik. Kapag ang isa ay payapa ang puso, nakikita niya ang mga bagay ng malinaw. Kapag siya ay galit o takot, wala siyang makikita. Ang matanggap ang tulong ng Diyos, dapat muna silang manumbalik sa Diyos at papayapain ang kanyang puso sa pagpapahinga. Pagkatapos ay payapain ang kanyang puso, magagawa niyang malaman at maunawaan na ang Diyos ay talagang buhay. Kapag ito ay dumarating sa kanilang puso, ang pagkakilala sa Diyos ay palaki ng palaki. Pagkatapos ay magagawa niyang ilaga ang kanyang tiwala sa Diyos. Makikita ng Diyos ang kanyang pagtitiwala at ang kanyang pananampalataya. At ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang lakas at ang kanyang pagtulong. Subalit, hindi lahat ng sagot ng Diyos ay mabilisan. Minsan, ito ay may tama pong oras. Ito ay dahil ang oras na ginagamit ng Diyos at ang oras na ginagamit ng tao ay magkaiba. Kaya, ito ay tila mabagal sa paningin ng tao kapag isinasaayos ng Diyos ang katamtamang oras. Kaya sinasabi ng Biblia na ang tao ay kailangang malaman kung paano maghintay. Verse 18, kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo, kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Sapagkat nais ng Diyos na ibigay sa atin ang Kanyang pagpapala, silang mga tunay na nagtitiwala at naghihintay sa Diyos ay nakikita ng Diyos at ibibigay ng Diyos ang kanyang tulong na dumarating sa takdang oras. Kaya silang mga nakakaranas ng tulong ng Diyos ay mararamdaman ang kagaya nito. Verse 26, bukod dito'y ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw at ang liwanag ng araw ay magiging pitong ulit na gaya ng liwanag ng pitong araw sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at pagalingin ang sugat na dulot ng kanyang pagpalo. Kapag tinanggap natin ang tulong ng Diyos at maranasan na siya ay kumikilos, maging ang araw ay magiging iba sa ating pagtingin kumpara sa dati nating pagtingin. At ang araw ay magliliwanag ng pitong ulit. Kapag may isang nakaranas ng tulong ng Diyos, maging yung mga dahon na nagsisigalawan ay tila nagpapalakpakan yung mga dahon na ito. Ang tingin natin sa mga bagay sa mundo ay magiging iba. Gayunpaman, ang Isaiah chapter 30, ito ay para sa lahat ng henerasyon. At naniniwala ako na ang chapter na ito ay parehong may isa sa buhay ng lahat ng mga Kristiyano na nabubuhay sa panahon ng bagong tipan. Sa makatuwid, mauunawaan at may isa sa buhay natin ang chapter na ito kahit ngayon. Kaya pag-isipan po natin ang tungkol dito ng sama-sama. Isaiah 30 verse 1, kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon.
Kung pag-iisipan natin ang salitang kahabag-habag, sa kabaliktaran, ito ay magiging pinagpala. Ang kasalungat na kahulugan ng kahabag-habag ay taong pinagpala. Kaya kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak. Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin. Naisulat po dito na hindi mula sa kanya, sa Panginoon. Tama po ba? Na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu. Binabanggit ng Diyos ang unang kasalanan dito. Ang bayang pinili ng Diyos, yung bansang Israel, ay dapat na mamuhay sa buong buhay nila sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa madaling salita, ang mga Israelita ay dapat na mamuhay ng buhay na nakasentro po sa Diyos. Tila ang mga Israelita ay namuhay na ang buhay ay nakasentro sa Diyos noong una. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang Diyos ay naaalis mula sa kanilang prioridad at sila ay naging makasarili. Kaya, ang Diyos ay lumiit nang lumiit sa mata ng mga tao sa kanilang pamumuhay. Ang kapangyarihan na maaaring makita ng mata ay nagiging mas malaki na. Kaya ang bagay na malaki sa paningin ng tao na may dakilang pananampalataya ay ang Diyos. At ang tao na mayroong mas malaking Diyos ay ang tao ng pananampalataya. Ang pagkakaroon ng mahinang pananampalataya ay nangangahulugan na ang Diyos ay tuluyang lumiit. Ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay naging mas mahina. At ang salita ng Diyos ay naging malabo at yung ebidensya na ang pananampalataya ay humihina. Nang ang mga Israelita ay lumabas mula sa Ehipto at sinakop ang lupain ng Kanaan, gaano kalaking kapangyarihan meron sila? Kaya sa pasimula ng aklat ng mga hukom, tinanong nila ang Panginoon sa Hukom 1 verse 1. Nang magsimula sila sa pamamagitan ng pagtatanong sa Panginoon, sila ay tinulungan ng Panginoon at namuhay na may kapangyarihan. Gayunman, habang lumilipas ang panahon, ang pagtatanong sa Panginoon ay unti-unting nawala. At sa huling chapter ng mga hukom, sa 21 verse 25, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Nagsimula sila sa pamamagitan ng Diyos at nagtapos na ginagawa lamang kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Sila ay naging makasarili. Kaya sa totoo lang, ang Christian life po ay hindi naman magulo. Ano ang inilalagay ninyo sa gitna ng inyong puso? Ito ang magpapasya ng lahat. Bakit sinasabi ng Biblia na si Jesus ang ulo ng church? Kapag mayroong ulo at katawan, ang ulo ay tiyak na una lagi. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nakapwesto bilang ulo ay dahil ang sentro ng church ay dapat ang Panginoon. Kaya sinasabi na siya ang ulo. Gayun din sa Apokalipsis chapter 2 verse 1, siya na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Ibig sabihin ng gitna, ito ang sentro. Sa gitna, ito ang sentro. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ang ulo at siya dapat ang palaging nasa sentro ng ating buhay. Kaya ang dahilan kung bakit ang ating buhay Kristiyano ay nasisira ay dahil kung ano yung inilalagay natin sa kalagitnaan ng ating puso. Ito ang magbabago ng lahat ng bagay. Isang sikat na life coach ang nagsabi na mayroong isang sisidlan na puno ng buhangin ng kalahati. Sa labas ay mayroong maliliit at malalaking bato. At tinanong niya ang mga nanonood na ilagay ang mga bato sa loob. Marami ang sumubok, subalit sila ay nabigo. Bakit po? Sapagkat ang sisidlan ay may kalahating laman. Kaya ang profesor ay tumawa at binaliktad ang sisidlan at inalis ang lahat ng buhangin. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga bato sa loob. At pagkatapos ay ibinalik niya ang buhangin. Ngayon ang lahat ay ganap ng nasa loob ng sisidlan. At pagkatapos ay nagtanong siya, alam ba ninyo kung bakit tayo nabibigo sa buhay? Mayroong maliliit na bagay na gaya ng buhangin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na nagiging dahilan upang hindi natin unahin ang mga mahalagang mga bagay. Alam nyo, ito po ay pareho rin sa atin pong buhay Kristiyano. Pareho. Kung hindi tama ang sentro, ang lahat ng bagay ay magiging mali pa rin. Kaya nga, sa umpisa ay dapat na humingi ng payo. Sabi dito sa Biblia, ngunit hindi mula sa akin. Ngunit hindi sa aking espiritu. Ito ay ibinigay na ang mga taong pinili ng Diyos, yung bansang Israel, ay hindi magtatagumpay kung hindi nila ilalagay ang Diyos sa kalagitnaan nila. Tayo po bago maligtas, lahat ng ginagawa natin ay nakasentro sa atin pong sarili. Ang sentro ay ang ating sarili. Gayunpaman,
pagkatapos na maligtas. Kung hindi natin ilalagay ang Diyos bilang sentro, hindi ito mangyayari. Kung ang Diyos ang sentro ng lahat, pagpapalain tayo. May isang tao po na nagsabi, ang buhay ng tao ay mapagpapasyahan sa pamamagitan ng apat na pangukol. Ang una ay of, saan ako nabibilang? Saan ako nabibilang? Tama lang na maging tiyak ako sa ganitong bagay, hindi po ba? Kayo ba ay nabibilang kay Satanas o ako ay nabibilang kay Jesus? Ako ay nabibilang kay Jesus at ako ay kabilang sa church. Tayo ay makakatiyak kung saan tayo nabibilang. Kasunod po, ay with. Kasama nino. Sa buhay, ang importanteng bagay ay kung sino ang kasama mo sa buhay. Ipapamuhay ko ba ang aking buhay sa Panginoon o ako ba ay mamumuhay na kasama ang mga kapatiran bilang aking sentro o ilalagay ko ang aking mga makasanlibutang mga kaibigan bilang sentro ng aking buhay? Sino ang makakasama mong mabubuhay magpakailanman? Yan ay tiyak. Yan ay tiyak na isang mahalagang tanong. Sunod po ay for. Para saan? Ito yung layunin. Para saan ba tayo nabubuhay? Para saan? Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Corinto 10:31, katulad ng sinasabi ng talata na lahat ng ginagawa natin ay dapat na para sa Panginoon, ang layunin ng buhay ay luwalhatiin ng Diyos at pasayahin ng Diyos. Ito ang layunin ng buhay. Sunod na paraan ay ang by o sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng anong tulong na bubuhay tayo sa ating buhay? Dapat tayong mabuhay ng buhay na tumatanggap ng tulong mula sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo umaasa sa mga makamundong paraan at mga proseso, ni hindi tayo umaasa sa pera. Dapat tayong magtiwala sa salita at mabuhay sa pamamagitan ng tulong ng kapangyarihan ng salita. Bagaman sinabi ng Diyos na nagsasagawa ng panukala, pero hindi mula sa akin. Sa pamamagitan ng Diyos, ano ang detalyadong paliwanag kung paano ang pamumuhay ng isang nakasentro sa Diyos na buhay? Tingnan po natin sa Isaiah 30 sa verse 9. Isaiah chapter 30, magmula sa verse 8. Ngayon humayo ka, isulat mo sa harapan nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang sa darating na panahon ay maging saksi magpakailanman. Sapagkat sila'y mapaghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon. Sinasabi dito mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon. Ang pakikinig ng mabuti sa kautusan ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, ay ito yung sikreto upang mabuhay ng buhay na nakasentro sa Diyos. Mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon. Sa Kristiyanong pamumuhay, dapat tayong mabuhay na nakasentro sa Diyos. Paano tayo makakapamuhay na nakasentro sa Diyos? Paano? Kung papasok tayo sa pinagmumulan ng Kristiyanong pamumuhay, ang pinakamahalagang bagay po dito ay ang tainga. Saan ba nakakiling ang mga tainga ko? Ito ang magpapasya kung saan ba naroon ang ating sentro. Nang tayo ay maligtas, nakinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos na sa huli ay nagdala sa atin ng maayos sa Panginoon. Maging matapos maligtas, ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi po ginawang komplikado. Saan ba natin ikinikiling ang ating mga tainga? Ito ay ginawa upang magpasya sa lahat ng direksyon ng buhay. Kaya tingnan po natin, bakit mahalaga ang mga tainga? Sa kaso po ng pagkain, kumakain tayo sa pamamagitan ng bibig. Ito ay pumupunta sa bibig. Gayunpaman, gaano man kasarap ang pagkain na kinakain natin, ito ay tinutunaw lang. At saan ito magtatapos? Mabuti kung ito ay pupunta sa ating puso, ngunit kahit na kumain tayo ng mabuting pagkain, ito ay nagtatapos sa labas na nangangahulugan na ang pagkain na pumapasok ay hindi pupunta sa Espiritu. Ang daanan para sa Espiritu ay talagang sa tainga. Kaya, ano ang nagpapakilo sa Espiritu at puso? Ito ay ang tainga. Sabihin natin isang pharmacist ay nag-advertise ng gamot. Nais siya mag-advertise ng gamot na ito ay para sa lahat ng sakit. Gayunman, ang mga nakikinig ay tinakpan ng kanilang tainga. Kung gayon, hindi niya ito maihikayat na bumili ng gamot. Gayunpaman, kung bubuksan niya ang kanyang
Tainga, nang maluwang at tapakinggan ng lahat ng information ng pharmacist, ano kaya ang isipin niya? Mag-isip siya ng maigi at bababa ang mga kamay niya sa wallet. Alam mo, sa experience ko po, pauwi sa aking bahay mula sa military training, may nagbibenta po ng mga tambak na libro sa halagang 10 piso. Kaya dahil sa sinabi niya na ibibenta niya ito sa halagang 10 piso, dahil ibibenta niya ang mga aklat ng halos libre, kaya gaano pong kamangha-mangha. Ngunit pinag-isipan ko ito ng sandali. Naunawaan ko na ang kanyang advertisement ay hindi totoo. Una ay tila ibibigay niya ito sa akin sa murang halaga, ngunit hindi totoo. Nang makita ko kalaunan, nagdadagdag sila ng mas maraming halaga mula doon sa 10 piso habang bumibili ka. Anyway, kung makikinig kayo ng maigi, ang inyong puso ay nakakagulat na nakikilos. Pagkatapos, tingnan, bakit ang Christian life ko ay nawawala sa focus? Dahilan ay simple lang. Ito ay dahil hindi tayo madalas na nakikinig. Ang makikinig, kung makikinig ako ng masigasig sa pamamagitan ng aking mga tainga, ang aking buhay ay mababago dahil sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 6. Sinabi ni Jesus, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang salita ay ang espiritu at buhay. Ang pagkain ay naglalaman ng buhay. Kapag kumain tayo ng mabuti, magkakaroon tayo ng lakas. Katulad po nito, kapag nakikinig tayo ng maigi sa salita ng Diyos, kapag ang salita ay dumating sa atin dahil ito ay ang Espiritu, ito ang Espiritu at ang buhay. Kapag ang salita ay dumating sa atin, ang Espiritu ay gumagawang magkasama, kaya kapag nakikinig tayo ng mabuti, ang ating puso ay makikilos at patuloy nagagawa. Kaya nga ang pagkabigo ng mga Israelita, ng Kristiyano pumumuhay ay dahil sa ang mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon. Ang kanilang mga tainga ay hindi nakakatanggap ng salita ng Diyos. Ang mga propeta ng Diyos ay nagsasalita sa kanila ngunit ayaw nilang marinig ito. Hindi nila narinig ang mga salita ng Diyos. At ang Diyos ay naging mas maliit na lamang na anyo. Ang kanilang espiritu ay pagod na pagod, walang lakas. At ang nakikitang kapangyarihan ay tila mas malaki na kaysa sa Diyos. Ang Ehipto ay naging malaki para sa kanila. Kaya sa mga mata ng Diyos, ang Ehipto ay katulad ng isang halimaw. Isang nilalang na ganap na hahatulan. Ngunit iniisip ng mga Israelita na ito ay kagaya ng malaking nilalang at tumakbo sila doon. Ang Kristiyanong pamumuhay, ito ay ang tainga. Tiyak, ang taong binubuksan ang kanyang mga tainga sa Diyos ay mabubuhay ng buhay na nakasentro sa Diyos, buhay na nakasentro sa Church, at makakapamuhay ng makapangyarihan na buhay Kristiyano. Sa Isaiah chapter 30 magmula verse 1. Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila ay makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Na pumupunta na lumulusong sa Ehipto, na hindi humihingi ng payo, upang manganlong sa pag-iingat ng Faraon at manirahan sa lilim ng Ehipto. Kadalasan, ang isang kasalanan ay nasusundan ng iba pang mga kasalanan. Ang Diyos ay naging mas maliit sa kanila, kaya hindi sila humingi ng payo sa Diyos. Gumawa sila sa sarili nilang paraan. Ang Diyos, siya ay naging mas maliit sa mga Israelita. Hindi sila humingi ng payo sa Diyos. Humiwalay sila sa Diyos, naging makasanlibutan at nagkaroon ng parehong pamumuhay kasama ng mga tao sa mundong ito. Kaya nga, sa huling bahagi ng verse 2, upang manganlong sa pag-iingat ng Faraon at manirahan sa lilim ng Ehipto. Sa lilim ng Ehipto, verse 3 naman, ang tirahan sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. Ang salitang lilim ay nakasulat po kahit na sa verse 2 at verse 3. Ang tirahan sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. Sinubukan ng mga Israelita na magtago sa ilalim ng lilim ng Ehipto. Dahil ito ay tila mabuti. Ito ay tila mas malaki. Lahat ng mga problemang ito ay lumabas dahil ang Diyos ay naging mas maliit kaysa doon sa Ehipto. May nakita akong isang aklat
At ang title po ng aklat na ito ay Ang Diyos na Sinasampalatayanan Mo ay Napakaliit. Hindi ko pa ito nabasa, ngunit ang pamagat ay Ang Diyos na Sinasampalatayanan Mo ay Napakaliit. Opo, maaaring ito ay ang Ehipto, maaaring itong Ehipto po ay tila malaki. At ang Diyos ay tila maliit na sa kanila. Kaya sa Biblia, sa aklat po ng Isaias, sa lilim ng kanyang kamay, sa Isaias 49 verse 2, sa lilim ng aking kamay. Sa Isaias chapter 51 verse 16, sa lilim ng aking kamay. Kapag tayo ay nagkubli sa lilim ng Diyos, ang ating buhay ay magiging pinakamasayang buhay. Bakit po? Ito ay dahil wala nang higit pang mas malaki kaysa sa Diyos. Nang ang Israel ay nakita nila ang Ehipto na mas malaki kaysa sa Diyos, kaya sa lilim ng Ehipto, ginamit po ng ilang beses. Minsan ginagamit rin natin ang sa lilim ng asawang lalaki, sa lilim ng biyenan, ng mga kaibigan at iba pa. Tulad ng ginagamit natin noon ang salita sa lilim ng, tayo ay nasa ilalim ng lilim ng kamatayan bago matanggap ang kaligtasan. Ngunit nang matanggap ang kaligtasan, pumasok tayo sa lilim ni Jesus. Tingnan po natin sa Biblia, Awit 107. 107. Mula verse 10 hanggang 15. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan. Mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Sapagkat sila'y naghihimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ang kanilang mga puso ay yumuko sa mahirap na paggawa. Sila ay nabuwal at walang sumaklolo. Nang magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Pinasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Kapag tinignan po ninyo ito, itong pangungusap, hindi ito patungkol sa kulungan. Muli po nating basahin, ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan. Ang pag-upo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan ay nangangahulugang pagbagsak. Mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Ibig sabihin ay sa loob ng kulungan. Sinasabi nito ang patungkol sa pananatili sa madilim na kulungan. Bago matanggap ang kaligtasan, tayo ay katulad sa mga nananatili sa madilim na kulungan, nakagapo sa mga tanikala sa madilim na kulungan. At taong nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan ay tumutukoy sa hinatulang kriminal. Siya ay nakagapo sa mga tanikala at naghihintay na mamatay. Tayo rin ay nasa ilalim ng anino ng maling teorya bago matanggap ang kaligtasan. Mayroong taong nasa ilalim ng anino ng evolution theory. Pinagkatiwalaan niya ito at ginugol ang kanyang buhay para dito dahil nasa ilalim siya ng anino ng evolution theory. May taong isinusuong sa panganib ang kanyang buhay sa pagiging atheist. May taong isinusuong sa panganib ang kanyang buhay sa sikat na scholar book. Ngunit sa katunayan, ang mga ito ay anino ng kamatayan. Paano mo magagawang itaya ang iyong buhay sa aklat ng isang tao na kahit siya ay hindi nalutas ang problema ng kanyang buhay? Ang ibang tao ay nasa ilalim ng anino ng maling doktrina. Sa mundong ito, napakaraming mga relihiyon na tulad ng Hinduismo, ng Islam, at ng iba pa. Sila ay nasa ilalim ng anino ng maling relihiyon. Ngunit, sa huli, hindi nila malulutas ang problema sa kanilang buhay. Mayroong kahit mga relihiyon na nagsasabing sila ay Kristyanismo, ngunit ang Espiritu ay hindi kumikilos sa kanila. Sinabi ni Jesus, "Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? O kung siya'y humingi ng itlog, ay bibigyan niya ng alakdan?" Dahil may Satanas na gumagawa po nito. Si Satanas ay nagbibigay ng bato sa halip na tinapay. Bato po. Ang tinapay ay tumutukoy sa buhay, ngunit ang bato ay walang buhay. Ang kasulatan ay naisulat sa bato.
Gawin mo ang best mo, gumawa ka ng mabuti, pagkatapos ay maaari kang makapunta sa langit. Makakapunta ba kayo sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti? Kahit na dumadalo ka sa church na matagal, sa matagal na panahon, ngunit maaaring bato ang iyong pagkain. Maaaring batuhin ka hanggang mamatay. Matapos maunawaan ng malinaw ang mga kasulatan, dapat nating maunawaan ang ebanghelyo ng Panginoon at tanggapin ang kaligtasan. May tao na sa ilalim ng anino ng maling doktrina, may taong kumakanta lang ng mga awitin sa kanyang buong buhay at mapupunta sa impyerno, hindi nito malulutas ang problema sa ating pong buhay. Ang isang tao na nasa ilalim ng anino ng mga gangster o anino ng mga makapangyarihang tao, maaari siya makatanggap ng ilang pisikal na tulong sa ilalim ng kanilang anino, ngunit ang pagbagsak ay naghihintay sa kanya pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga sa Biblia, ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala, sapagkat sila ay naghihimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ang kanilang mga puso ay yumuko sa mahirap na paggawa, sila ay nabuwal at walang sumaklolo. Kapag ating nalaman na tayo ay walang kakayahan at ang ating katayuan sa harapan ng Diyos bago tayo ay mabuwal, tayo ay hihingi ng tulong sa Diyos. Nang magkagayo dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Natanggap natin ang kaligtasan na parang tayo'y napalaya mula sa bilangguan. Katulad ng nahatulang kriminal na naging malaya, tayo'y naging malaya na mula sa walang hanggang kahatulan. Pinasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sa verse 16, mga awit 107 verse 16, sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang tanso at pinutol ang mga baras na bakal, winasak ng Panginoon ang bilangguan, tayo ay pinalaya at iniligtas. Lahat ng mga taong hindi ligtas ay nasa ilalim ng lilim ng kamatayan. Kaya sa Mateo chapter 4 verse 16, ang bayang nakaupo sa kadiliman. At sa Lucas chapter 1 verse 77, 78 at maging sa verse 79, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan. Sa verse po na ito, kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak na pumupunta na lumulusong sa Ehipto. Kaya sa paningin ng mga Israelita, ang Diyos ay tila lumiit ng lumiit. Kaya nagsimula silang umasa sa Ehipto. Umasa sila sa nakikitang lakas. Ito ay konektado din po sa ating anyo. Kahit na ang isang tao ay naligtas, kung hindi niya natutunan ng maayos ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagiging formal at tila ang Diyos ay malayo sa Kanya. Sa katunayan, ang Diyos ay ating katuwang. Gayunpaman, sila ay hindi naghanap ng tulong ng Diyos, kaya sila ay naging palaasa sa mga material na bagay ng mundong ito. Kaya kapag napakaraming material ang naihanda, nagkakamali sila ng iniisip nila na maayos na yun. At nagkakamali sila ng iniisip na sila ay ligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng tao. Pag-asa sa kapangyarihan ng kayamanan at ng sanlibutan sa halip na kapangyarihan ng Diyos. Iniisip nila na okay na sila kung meron sila ng mga bagay na ito. Kapag ang Diyos ay tila maliit, umaasa siya sa kanyang sariling diskarte at pamamaraan. Maraming mahirap na bagay sa buhay po ng tao. Dahil buhay ang Diyos, dapat tayong humingi ng tulong sa Diyos. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Si Abraham ay sumunod sa salita ng Diyos at pumunta sa lupain ng Kanaan. Gayunpaman, pagdating niya sa lupain ng Kanaan, nagkaroon ng tagutom. Kaya saan siya pumunta? Bumaba siya sa Ehipto upang takasan ng tagutom. Ito'y tila makatwiran, subalit sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta sa lupain ng Kanaan, kaya dapat siyang manatili sa lupain ng Kanaan. Subalit siya ay umalis sa lupain ng Kanaan at bumaba patungo sa Ehipto. Siya ay umalis mula sa lupain ng Kanaan at bumaba sa Ehipto dahil sa tagutom. Ito ay tila logical. Gayunpaman, hindi ito tama sa pananaw ng pananampalataya. Nang magkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kailangan niyang magtanong sa Diyos. O Diyos, ano ang dapat yung gawin? Kaya sasabihin ba ng Diyos, pumunta ka sa Ehipto?
Ano ang nangyari nang pumunta si Abraham sa Ehipto? Dinaya niya ang hari sa pagsasabing ang kanyang asawa ay ang kanyang kapatid. Kaya halos mawala sa kanya ang kanyang asawa. At nang siya ay lumabas sa Ehipto, dinala niya si Hagar. Pumunta siya sa Egypt at kumita ng malaki. Siya ay umalis sa Ehipto na may marami ng kayamanan. Ngunit dinala niya si Hagar. At nang ang asawa ni Abraham na si Sara ay baog, sinabi ni Sara kay Abraham na kunin si Hagar bilang kanyang asawang lingkod. Kaya naging anak ni Abraham si Ismael. Ang mga ina po ni Ismael ay ang mga Arabo. Nagpunta si Abraham sa Ehipto at yumaman. Ngunit bilang resulta, ipinanganak si Ismael na lumikha ng maraming pangsalungat sa kasaysayan ng Israel. Ang simula ng gulong ito ay ang pagpunta ni Abraham sa Ehipto. Kumita siya ng pera ngunit nauwi sa malaking pagkalugi. Kung ang isang tao ay namumuhay ayon sa kanyang sariling diskarte at pamamaraan ng hindi umaasa sa Diyos, maaaring mukhang mabuti ito ng sandali. Ngunit sa huli, siya ay magdurusa ng malaking pagkawala ng pananampalataya. Ito ay ibinigay sa atin bilang aral. Sa aklat po ng Ruth, sa chapter 1, nang dumating ang taggutom sa Bethlehem, si Naomi ay nagtungo sa Moab. Ito ay makalamang pagpili. Si Naomi ay hindi dapat pumunta sa Moab. Kung siya ay nagtanong sa Diyos, ano kaya ang isasagot ng Diyos? Ang lupain ng Moab ay sinumpa. Bumaba sa Ehipto at magtago sa ilalim ng lilim ng Ehipto. Ang ugaling ito, itong ugaling ito ay nananatili pa din maging sa atin po na mga naligtas. Yung magtago sa ilalim ng lilim ng Ehipto. Palaging sinasabi ng Biblia na kung ang Kristiyano ay pipiliin ang kanyang sariling lakad nang hindi nagtatanong sa Diyos, maaaring mukhang maayos yan sa una. Ngunit sa huli, ito ay isang kawalan sa kanyang pananampalataya. Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano sa panahon po ng krisis? Malinaw nating mauunawaan ito sa pamamagitan ng pagtingin sa nilalaman ng Jeremias chapter 40 hanggang 44. Sumalakay po ang imperyo ng Babylonia sa Israel at kinuha nila ang Israel bilang bihag. At upang pamunuan ang mga natitirang mga Israelita, ang imperyo ng Babylonia ay nagtalaga ng isang tao na ang pangalan ay Gedalias bilang gobernador. Subalit, pinatay ng mga Israelita itong si gobernador Gedalias. At sila ay natakot. Pinatay ng mga Israelita si Gedalias na gobernador na isinugo ng imperyo ng Babylonia. Kung mababalitaan ito ng hari ng Babylonia, ang Israel ay lubos na mawawasak. Kaya pagkatapos ng maraming pag-iisip, tinanong nila si Propeta Jeremias. Natanggap ni Jeremias ang salita ng Diyos at siya ay nagsalita sa kanila. Sinabi ni Jeremias na dapat hindi bumaba ang mga Israelita sa Ehipto. Gayunpaman, ang mga Israelita ay nais magtungo sa Ehipto upang makaiwas sa Babylonia. Gayunpaman, hindi nila natanggap ang sagot na gusto nila mula kay Jeremias. Kaya, inisip ng mga Israelita na ang mga salita ni Jeremias ay hindi ito kalooban ng Diyos. At matigas ang ulo po nila. Nagmatigas ang ulo nila at bumaba sila sa Ehipto. Ano po ang sinabi ng Biblia? Ay makakaalam kung kaninong salita ang tatayo, ang akin o sa kanila. Sa Jeremias 44 verse 28. Sinuway ng mga Israelita ang salita ng Diyos. Pagkatapos, sila ay nagtungo sa Ehipto. Kaya, ang Diyos ay dumating sa Ehipto sa pamamagitan ng hari ng Babylonia. Pagkatapos, ay hinatulan po yung Israel. Kaya sa Jeremias sa chapter 42, sa verse 1 hanggang 6, tingnan po natin sa Jeremias 42, Jeremias 42 verse 1 hanggang 6. At ang lahat ng mga pinuno ng mga kawal, pati sina Johanan na anak ni Kareya, si Jesanias na anak ni Hoshayas,
at ang buong bayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila ay lumapit. At nagsabi kay Jeremias na propeta, pakinggan mo sana ang samo namin sa iyo at idalangin mo kami sa Panginoon mong Diyos para sa lahat ng nalabing ito. Sapagkat kakaunti lamang kaming naiwan mula sa marami gaya ng nakikita ng iyong sariling mga mata. Ipakita nawa sa amin ng Panginoon mong Diyos ang daan na dapat naming lakaran at ang bagay na dapat naming gawin. Nang magkagayoy, sinabi ng propetang si Jeremias sa kanila, narinig ko kayo, narito, mananalangin ako sa Panginoon ninyong Diyos ayon sa inyong sinabi, at anumang isagot ng Panginoon sa inyo ay sasabihin ko sa inyo, wala akong ililihim sa inyo. Sinabi naman nila kay Jeremias, ang Panginoon nawa ay maging totoo at tapat na saksi laban sa amin kung hindi kami kikilos ng ayon sa lahat ng salita na ipinahahatid sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa amin. Maging iyon ay mabuti o masama, susundin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin kapag aming sinunod ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Kung titingnan mo ang sinasabi ng mga taong nananatili rito, tila sila ay may tunay na pananampalataya. Gagawin namin kung ano ang sabihin ng Diyos. Subalit pagkalipas ang 10 araw, dumating ang salita ng Diyos. Sa verse 7, sinabi ng Diyos sa mga Israelita na huwag pumunta sa Ehipto. Kayo ay magdurusa. Kaya sa Jeremias chapter 42, sa 42 verse 19, sinabi na sa inyo ng Panginoon, O nalabi ng Juda, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan ninyong mabuti na binalaan ko kayo sa araw na ito. Sa verse 22, Jeremias 42 verse 22, ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa tabak, sa tagutom at sa salot sa lugar na nais ninyong puntahan at tirahan. Sila ay tumanggap ng babala ng Diyos. Gayon pa man hindi pinansin ng Israel ang babala ng Diyos at sila ay bumaba sa Ehipto. Kaya nga, tinan natin sa Jeremias chapter 44, verse 28. Jeremias 44, verse 28. At ang makakataka sa tabak na babalik sa lupain ng Juda mula sa lupain ng Ehipto ay kaunti sa bilang. Sa verse 28 po, verse 28. At ang makakatakas sa tabak na babalik sa lupain ng Juda mula sa lupain ng Ehipto ay kaunti sa bilang. At ang buong nalabi ng Juda na dumating sa lupain ng Ehipto upang manirahan doon ay makakaalam kung kaninong salita ang tatayo, ang sa akin o sa kanila. Sila'y bababa sa Ehipto at silang lahat ay mamamatay at kakaunti ang babalik sa lupain ng Israel na buhay. Kaya sila ay tiyak na magkapatotoo. Oo, nasabihin nila. Oo, tama ang Diyos. Hindi tayo dapat bumaba doon. Ito ang kanilang nasabihin. Kapag ang malinaw na dumating ang salita ng Diyos, hindi ka dapat bumaba sa Ehipto. Sinasabi po ng Biblia. Sabi ng Biblia, paulit-ulit itong sinabi sa atin na dapat tayong magtungo sa Diyos dahil siya ay buhay. Tingnan po natin sa Isaiah 25. Verse 4. Isaiah 25 verse 4. Sapagkat ikaw sa mga dukha ay naging kanlungan, isang kanlungan sa nangangailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo at lilim sa init, sapagkat ang ihip ng mga malulupit ay parang bagyo laban sa pader. Ang Panginoon, siya ang kanlungan at silungan ng lahat ng bagay. Ang katagang sa lilim ng iyong mga pakpak ay makikita ng maraming ulit po sa Biblia. Tingnan po natin, mga awit 57 sa verse 1. Awit 57. Mula sa verse 1. Verse 1.
hanggang verse 4. Maawa ka sa akin, O Diyos, sa akin ay maawa ka, sapagkat nanganganlong sa iyo ang aking kaluluwa. Sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga pagkawasak na ito. Sa Diyos na kataas-taasan, ako'y dumaraing. Sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Siya'y magsusugo mula sa langit at ako'y ililigtas. Ilalagay niya sa kahihiyan ang sa akin ay yumuyurak. Susunugin ng Diyos ang kanyang pag-ibig na tapat at ang kanyang katapatan. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ako'y nahihiga sa gitna ng mga taong bumubuga ng apoy, sa mga anak ng tao na ang mga ngipin ay sibat at mga pana at matalas na mga tabak ang kanilang dila. Si David po nasa krisis. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ako'y nahihiga sa gitna ng mga taong bumubuga ng apoy. Pinaliligiran nila si David at sinisikap siyang patayin. Sa gitna ng suliraning ito, sinabi ni David, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga pagkawasak na ito. Alam ng Diyos kung sino ang nanganganlong sa lilim ng kanyang mga pakpak. Kaya nga po, sinabi sa verse 3, siya'y magsusugo mula sa langit at ako'y ililigtas. Siya'y magsusugo mula sa langit. Isusugo ng Diyos ang kanyang habag at ang kanyang katotohanan. Ang nagkukubli sa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak. Sa kanya, ang Diyos ay magbibigay ng tulong. At ang Diyos ay magpapadala ng pag-ibig, ng awa, at ng katotohanan. Ang pinakamabuti, ito po ay ang nasa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak. Kaya ito ang dapat nating matutunan na gawin. Magtanong sa Diyos at umasa sa kanya kahit na anong mangyari. Dahil ang Diyos po ay buhay. At kilala ng Panginoon kung sino ang mga umaasa sa Kanya. Tingnan din po natin sa mga awit, chapter 36. Awit, chapter 36. Verse 7, basahin natin ang sabay. Napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang iyong pag-ibig, O Diyos. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Kahit naligtas na tayo, tayo'y nanganganlong sa lilim ng kanyang mga pakpak. Kahit na pagkatapos na maipanganak tayong muli, tama na manganlong tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak. Bakit po? Dahil nandiyan talaga ang Panginoon para tumulong. Verse 7, basahin natin. Awit chapter 63, verse 7. Awit 63, verse 7. Sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak mo'y umaawit ako sa tuwa. Sa lilim ng mga pakpak mo'y umaawit ako sa tuwa. Para sa mga nanganganlong sa lilim ng kanyang mga pakpak, nagpapadala ang Diyos ng awa at ng katotohanan at talagang nagpapaabot ng tulong ang Diyos. Sa mga awit, chapter 17, verse 8, ito ay nagpapatotoo. Gaya ng itim ng mata, ako'y ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak ay ikubli mo. Gaya ng alam na natin, si Ruth ay isang babaeng Moabita. Naninirahan siya sa isang isinumpang lupain. Pero pumunta siya sa Bethlehem upang humingi ng tulong sa Diyos. Kaya sinasabi nito, bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay na ikaw ay nanganganlong. Tinan po natin ang mga ito sa Biblia. Ruth chapter 2. Pagkatapos po ng aklat ng mga hukom ay ang aklat ni Ruth. Ruth chapter 2 verse 12, nagsalita po si Boaz. Si Boaz ay anino ni Jesus. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. Ang sinabi po ni Boaz kay Ruth ay,
Ito ay kapareho ng sinabi ng Panginoon sa mga banal. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. Biniyayaan ng Diyos si Ruth ng naguumapaw na paraan sa kanya pong buhay. Siya po'y pinagpala ng naguumapaw sa kanyang buhay. Inilalarawan po ng mga awit sa chapter 2 ang Panginoon bilang isang puno ng mansanas. Kaya nga, sa awit, chapter 2, verse 3, ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Sa ilalim ng malaking puno ng mansanas ay may lilim. Nakaupo sa lilim ng puno ng mansanas. Ang pag-upo ay ang pagiging payapa na may malaking pagsasaya. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay may kapahingahan at mayroon pong kalakasan. Ako'y nauupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Gaya ng pamimitas ng bunga mula sa puno ng mansanas, ibinigay sa atin ng Panginoon ang kailangan natin para sa ating kaluluwa. Kaya habang tumatagal tayo sa lilim ng pakpak, tayo tumitibay. Sa Isaias po, tinutukoy niya ang tungkol sa anino ng Ehipto. Hindi niya tinutukoy ang tungkol sa anino po na yun. Ang tinutukoy niya ay ang tunay na anino. Sa Isaias chapter 32, Isaias 32, verse 2. Bawat isa ay magiging gaya ng isang kublihang dako laban sa hangin at kanlungan mula sa bagyo, gaya ng agos ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa pagod na lupain. At ang mga mata nila na nakakakita ay hindi lalabo, at ang mga taingan nila na nakikinig ay makikinig. Ang isipan ng padalos-dalos ay magkakaroon ng mabuting pagpapasya, at ang dila ng mga utal ay agad makakapagsalita ng malinaw. Tinutukoy po nito si Jesus. Si Jesus ay magiging gaya ng isang kublihang dako laban sa hangin at kanlungan mula sa bagyo, gaya ng mga agos ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa pagod na lupain. Maraming bagay sa buhay na talagang mapanghamon. Kapag naglalakad ka sa tuyong lupain at nakarating sa anino ng isang malaking bato, gaano ito kalamig at kaganda? Hindi lamang may lilim sa tuyong lupain, kundi may batis na dumadaloy para pawiin ang iyong uhaw. Mapalad ang tao na nakakatagpo kay Jesus bilang kanyang lilim sa buhay, hindi ang lilim ng Ehipto. Kay Jesus, mayroong tunay na kapahingahan. May kapangyarihan. Si Jesus ay parang batis sa tuyong lupain. Siya lang ang makakapagbasa ng ating kaluluwa sa ilang, na makapagpapawi ng uhaw ng kaluluwa. Kapag umupo ka sa ilalim ng lilim ng isang malaking bato at nagpahinga at uminom ng tubig, sisigla ka. Ang tubig na ito ay banal na tubig. Kung iinumin mo ang tubig na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, tulad ng sinasabi dito sa verse 3, ang mga mata nila na nakakakita ay hindi lalabo. Kapag uminom ka ng tubig ng Panginoon, ang mga mata ng iyong kaluluwa ay mahiwagang naliwanagan. Ang iyong mga mata ay nagiging maliwanag at ang iyong layunin sa buhay ay nagiging napakalinaw. At ang mga tainga nila na nakikinig ay makikinig. Bukas ang mga tainga ng iyong kaluluwa para makinig ng higit pa. Ang isipan ng padalos-dalos ay magkakaroon ng mabuting pagpapasya at ang dila ng mga utal ay agad makakapagsalita ng malinaw. Mayroon kang karunungan sa iyong puso. Nagiging malinaw ang iyong pananalita. Sa madaling salita, nababago ang iyong pananaw, ang iyong buong pananaw sa buhay. Ang mga agos ng tubig sa tuyong dako ay tinutukoy talaga ang banal na espiritu. Gaya na nakatala sa verse 15. Pinauna niya nang sabihin kung paanong gaya ng inuming tubig na pumapatay sa uhaw. Kaya
Darating ang tunay na kasiyahan ng kaluluwa kapag tumanggap ka ng Espiritu Santo. Kaya't ang taong nasa ilalim ng lilim ng makapangyarihan, tunay na pinagpala ang taong ito sa lilim ng Panginoon. Wala nang mas mabuting lilim kaysa doon. Tingnan natin Isaiah chapter 49, verse 2 hanggang verse 3. Ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay kinubli niya ako. Ginawa niya akong makinang na palaso sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. At sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Ito'y tungkol kay Jesus. Sinabi nito kung ano ang ginawa ng ama sa anak. Ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako. Gayun din sa mga awit, chapter 91, binanggit din dito. Sa verse 1, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, ginawa niya akong makinang na palaso. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Si Jesus isinugo ng banal na ama sa mundong ito sa loob ng 3 at kalahating taon ng kanyang buhay sa mundong ito. Gaano naging makapangyarihan ng kanyang salita sa loob ng 3 at kalahating taon? Kaya kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Hindi lamang si Jesus ang gumagawa ng isang matalim na palaso, kundi ang isang tao na nasa lilim, nasa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Isang tao nasa lilim ng makapangyarihan, nasa lilim ng kamay ng makapangyarihan sa lahat. Kapag ang kamay ng makapangyarihan sa lahat ay kasama niya, isang buhay ang nalilikha. Ang buhay ay nabubuo ng higit at higit pa. Kaya, gaya ng paggawa ng napakatalim na palaso, ginagawa kang isang mahalagang tao ng Diyos at ginagamit ka ng Panginoon. Kaya sa Genesis chapter 49, ganun din sa Job, ay pinalakas ng kamay ng makapangyarihan sa lahat at namumuhay ng isang makapangyarihang buhay. Sina Ezra, Nehemias ay pinalakas mula sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Ganon din sina Apostle Pablo at Pedro at si Juan. Lahat ng ginamit ng Diyos nasa ilalim ng makapangyarihan sa lahat. Ilalim ng makapangyarihang kamay. Kung ang kamay ng Panginoon ay kasama mo, ang kamay ng Panginoon ang gumagawa. Siya patuloy na gumagawa sa buhay ng mga tao. Kaya bilang sambahayan ng Diyos, dapat natutunan ng mga Israelita ang mga salita ng Diyos at lumakad sa landas na may pagsunod sa ilalim ng lilim ng kamay ng makapangyarihang Diyos. Pero sa halip na gawin iyon, sinunod nila ang kanilang sariling pamamaraan. Pero tingnan natin kung paano sila gaano sila kasabik na gawin ang bagay sa kanilang sariling paraan. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 30. Isaiah 30 verse 6, ang pahayag tungkol sa mga hayop ng Negev, sa lupain ng kabagabagan at ng hapis na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki, ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas, kanilang dinadala ang kanilang mga kayamanan sa mga gulugod ng mga batang asno at ang kanilang mga kayamanan sa umbok ng gulugod ng mga kamelyo sa isang bayan na hindi nila mapapakinabangan. Kaya gaano kabuti kung may ganitong puso at pag-iisip ang mga Kristiyano. Dito, kung pumunta silang walang dala para humingi ng tulong sa Ehipto, parang hindi sila tutulong, ano? Kaya upang makahingi ng tulong sa paraon ng Ehipto, isinakay ng mga sugo ang maraming kayamanan sa likod ng mga batang asno. Inilagay ang lahat ng magagandang kayamanan sa mga kamelyo. At dinala ang maraming kayamanan sa Ehipto. So nag-alok sila ng mga bagay sa kanila. Subalit, gaano kaya kadakila kung iyon ay inihandog nila yung mga bagay na iyon sa Panginoon sa halip na ihandog doon, hindi po ba? Sa lupain ng kabagabagan at ng hapis na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki, ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas. Hindi nila lubos maisip kung gaano kalayo ang distansya. Nagpunta sila sa malayong lugar. Nagpunta sila roon na itinaya ang kanilang buhay. Dito,
Pumunta sila sa Ehipto mula sa Israel upang makarating sa kinaroon na ng Haring Faraon. Ang layo ay hindi maiisip kung gaano kahaba. Gayunpaman, pumunta sila sa malayong lugar. Gaano kadakila kung may ganoong pag-iisip ang mga Kristiyano? At saka tingnan po natin ang isa pang talata sa Biblia, Isaiah 57. Isaiah 57 verse 9. Ito ang ginawa ng Israel nang pumunta sila sa mga hari ng Assyria at Babylonia. Verse 9. Ikaw ay naglakbay sa hari na may dalang langis at pinarami mo ang iyong mga pabango at iyong ipinadala ang iyong mga sugo sa malayo at iyong pinababa hanggang sa Sheol. Nang pumunta ang Israel upang sumamba sa mga diyos-diyosan at humingi ng tulong sa mga hari ng Assyria at Babylonia, nagdala po sila roon ng maraming kayamanan. Kaya nga sinabi doon sa verse 9, iyong ipinadala ang iyong mga sugo sa malayo at iyong pinababa hanggang sa Sheol. Pinababa sila kahit hanggang sa impyerno. Iyong pinadala ang iyong mga sugo sa malayo at iyong pinababa hanggang sa Sheol. Pinababa sila hanggang sa impyerno. Ibinaba nila ang kanilang mga puso. Ibinaba ang kanilang sarili. Ibinaba ang kanilang mga sarili. Ibinaba ang kanilang mga sarili sa ilalim ng lupa, sa kalaliman ng impyerno. Kaya kung nagpakumbaba ang mga Israelita ng kanilang puso sa Diyos ng ganito, nakatanggap sana sila ng masaganang biyaya mula sa Diyos. Tama po ba? Sila'y magpagpakumbaba, pero yumukod sila at nagpakumbaba sa kapangyarihan ng mga dayuhan at sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na ginawa nila iyon, kumbaga walang nangyari. Ang sinasabi niya ay walang resulta. Nagbigay sila ng material na bagay sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Itinaya ang kanilang buhay. Lubos ang nagpakumbaba ng kanilang puso at sinubukang humayo para humingi ng tulong. Pero ano ba ang Ehipto? Ano ba ang Ehipto? Sinabi ng Diyos na ang Ehipto ay hindi nakakatulong. Sa huling bahagi po ng Isaiah chapter 30 verse 6. Sa verse 7 po pala. Verse 7, sapagkat ang tulong ng Ehipto ay walang kabuluhan at walang halaga, kaya't aking tinawag siyang Rahab na nakaupong walang kibo. Walang kapangyarihan ng Ehipto. Hindi sinabi rito na walang makapangyarihang Ehipto, pero ipinahayag dito bilang Rahab Hemshebet. Isang halimaw na naninirahan sa ilalim ng dagat. Ang ibig lang sabihin ng Egypt ay isang halimaw. Ngunit ito ay isang halimaw na nakaupo pa rin at walang magawa. Itinuri ng Israel na maganda ang Ehipto, pero nakikita ito ng Panginoon bilang isang halimaw. Sila ay tinitingnan bilang mga nilalang na karapat-dapat na hatulan at parusahan. Kung titingnan po natin sa aklat po ng Daniel at ng aklat ng Apokalipsis, ano ang sinasabi nila tungkol sa mga bansa? Ito ay halimaw. Ang halimaw ay lumabas mula sa dagat at ang paglitaw ng isang bansa mula sa dagat ay pinahayag bilang halimaw. Ang Egypt ay pinahayag dito bilang halimaw. Ang Ehipto ay walang kibo dahil ang Ehipto ay puwersang naglalayo sa atin sa Diyos. Tumalikod sa Diyos, sumalungat sa Diyos. Sinabi ng Biblia, ito ay Rahab. Rahab na nakaupong walang kibo. Ang Ehipto ay walang anumang tulong. Tinan din po natin sa Ezekiel chapter 20, verse 29. Ezekiel chapter 20, verse 29. Verse 29. Babasahin ko po magmula sa verse 28 ito. Verse 28. Magmula verse 28 hanggang 29. Sapagkat, nang madala ko sila sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanila, saan man sila makakita ng alinmang mataas na burol o anumang mayayabong na punong kahoy, inialay nila roon ang kanilang mga handog at dooy kanilang iniharap ang nakakagalit nilang handog. Nagsuob sila roon ang kanilang pabango at ibinuhos nila roon ang kanilang mga inuming handog. Nang magkagayoy, sinabi ko sa kanila,
Ano ang mataas na dako na inyong pinuntahan? Sa gayoy ang pangalan niyon ay tinawag na Bama hanggang sa araw na ito. Bama, sa ilalim noon ay meron pong imbakan. Ang ibig sabihin po ng Bama ay mataas na lugar. Ang ibig sabihin ng Ba ay umalis. At ano naman po yung Ma? Gaano ba kahirap para sa mga Israelita ang akyatin ang mataas na bundok upang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga Diyos-Diyosan? Hindi sila nag-alinlangan na akyatin ang matataas na bundok at doon sila masigasig na naghandog sa matataas na dako para sa kanilang Diyos-Diyosan. Yan po ang Bama. Kagaya ito ng matataas na dako, ito ay isang mataas na dako, ngunit Bama. Para saan kayo napunta doon? Ito'y walang kabuluhan at pagsasayang. Kaya bakit ninyo patuloy itong ginagawa? Sa ganitong kahulugan, ito ang Bama. Ibig sabihin ito'y pagsasayang. Sinasabi ng lahat ng bagay na hindi patungo sa Diyos ay walang kabuluhan. Kaya binalaan po yung Israel. Isaiah chapter 30. Verse 8 hanggang 11, ngayon humayo ka, isulat mo sa harapan nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang sa darating na panahon ay maging saksi magpakailanman. Sapagat sila'y mapaghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong makakita ng pangitain. At sa mga propeta, huwag kayong magpahayag sa amin ng matutuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga kawidi-wiling bagay. Magpropesiya kayo ng mga haka-haka. Humiwalay kayo sa daan. Lumihis kayo sa landas. Huwag na tayong makinig sa banal ng Israel. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta at tagakita, ngunit ayaw nilang pakinggan. Magsalita kayo sa amin ng mga kawili-wiling bagay. Huwag kayong magpahayag sa amin ng matuwid na bagay. Huwag kayong makakita ng pangitain. Makakita, ibig sabihin, ipinapakita ang hinaharap. Kahit na sinabi na ng Diyos na huwag nilang gawin. Dahil sa daan na iyon, naroon ang daan ng pagkawasak, ngunit sinasabi nila na ayaw nilang makarinig ng gayong mga salita. Umiwalay kayo sa daan. Nangangahulugan na ayaw nila sa tamang daan. Ayaw nila sa tama. Kaya nga, hinukuman ng Diyos sa mga Israelita. Verse 14, Isaiah 30 verse 14. At ang pagkabasag nito ay gaya ng pagkabasag ng sisidlan ng magpapalayok na walang awang dinurog na anupat walang natagpo ang isang kapiraso sa mga bahagi niyon na maikukuha ng apoy mula sa apuyan o maisasalok ng tubig sa balon. Nangangahulugan nito na pupuksain ng Diyos ang Israel ng walang kaawa-awa. Sa verse 17, 1,000 ay tataka sa banta ng isa, sa banta ng 5 ay tatakas kayo. Hanggang sa kayo'y maiwang parang isang tagdan ng watawat sa tuktok ng bundok at gaya ng isang hudyat sa isang burol. Kaya dito po, lubusang mawawasak ang Israel. Marami ang namatay at kakaunti ang natira. Ito po ang ibig sabihin nito. Kaya nga, dahil dito sinabi ng Diyos sa Israel, kung paano sila mabubuhay, ano ang dapat kong gawin? Sinabi niya na ito ang pinakamabuting daan na dapat nilang gawin. Sa huli, pag-isipan natin ito ng sama-sama sa pamamagitan ng verse 15. Hindi ibig sabihin na matatapos na ang sermon kaagad, ha? May ibang mga taong parang gusto na sabihin ko na yung last verse na. Pero hindi po. Tingnan po natin yung verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal, ng Panginoong Diyos, ng banal ng Israel. Sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo, sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Ngunit, ayaw ninyo. Kaya dito po, ang sikreto para matanggap ang tulong ng Diyos ay malinaw na ipinapakita. Una, bumalik ka. Patuloy na sinasabi ni Isaias, una sa lahat, ano ang paraan para mabuhay? Una, kailangan mong bumalik ng walang kondisyon. Ang panunumbali kayang pagsisisi. Huwag kang bababa sa Ehipto. Binabalaan tayo ng Biblia na huwag tayong babalik sa Ehipto kundi sa Diyos. Kaya manumbalik sa Diyos. Ang paraan para mabuhay ay manumbalik sa Diyos. At ang paraan para manumbalik ay sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka manunumbalik, hindi malulutas ang problema. Kaya una, kailangan mong bumalik. Manumbalik ka. Ito ang una. Pagkatapos ito, meron akong dapat na gawin. Pagkatapos kong manumbalik. Sa pagbabalik at sa pagpapahinga,
Sabi diyan, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo. Itinuro niya sa atin kung paano makakatanggap ng kaligtasan. Ang paraan para matanggap ang kaligtasan ay una, mamuhay sa kapayapaan. Dapat po kayong gumawa ng ganitong kondisyon, ganitong sitwasyon. Una sa lahat, kailangan mong payapain ang iyong isipan hanggat maaari. Kahit gaano kalaki ang krisis o ang problema, kailangan mong payapain ang iyong sarili at huwag na huwag kang magmamadali. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na tayo mabuhay sa kapayapaan at palakasin ang isa't isa. Tingnan po natin Isaiah chapter 7. Verse 1 hanggang 2. Nang mga araw ni Ahaz na anak ni Jotam, anak ni Uzziah na hari ng Juda, si Rezin na hari ng Syria at si Pekah na anak ni Remalias na hari ng Israel ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban doon. Ngunit hindi nila ito magapi. Nang sabihin sa sambahayan ni David, ang Syria ay nakipagkasundo sa Ephraim, ang puso niya at ang puso ng kanyang bayan ay nanginig na gaya ng mga punong kahoy sa gubat na niyanig ng hangin. Ang hilagang Israel at Aram ay bumuo ng alyansa. Kaya nang marinig nila na ang Israel ay sinasalakay, ang puso ng hari ay nayanig na gaya ng gubat na niyayanig. Inisip nila na ito yung malaking problema. Ito yung napakalaking bagay na kung ang hilagang Israel at Timog Juda ay aatake. Ngunit nang kanilang marinig na pati ang Aram ay sasama sa alyansa, ang kanilang puso ay hinggit na nayanig. Silang lahat ay mamamatay. Kaya nga sa verse 4, si Propeta Isaias ay nagsalita kay Haring Ahaz sa verse 4. Basahin po natin ang sabay. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot o manghina man ang iyong puso nang dahil sa dalawang buntot na apoy na ito na umuusok nang dahil sa mabangis na galit ng Rezin at Syria at ng anak ni Remalias. Kapag ang iyong puso ay nayanig na gaya ng gubat na niyanig, isinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang magsalita kay Haring Ahaz. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos, ngunit maging maingat at maamo. Ito po ay isang paraan para payapain natin ang ating isipan hanggat maaari at pag-isipan ito. Pag-isipan natin kung gaano nagalit si Rezin, hari ng Aram, anak ni Remalias ng hilagang Israel. Ang Diyos ay nasa Juda. Subalit kung titingnan mo sila, sila ay gaya lang ng dalawang buntot na apoy. Kaya huwag kang matakot. Payapain mo ang iyong isipan. Kahit gaano kalaki ang kapangyarihan nila, mas malaki pa rin ang Diyos. Kung tutulungan tayo ng Diyos, kahit na sumalakay ang dalawang bansa, sila ay hindi hihigit sa dalawang buntot na apoy. Kaya kung mapapanatili natin ang ating isipan na payapa, kahit na sa ating harapan ay may malaking digmaan o paghihirap, malalaman natin na ang Diyos ay buhay. Kaya nga, kailangan natin pag-isipan nito ng tahimik. Mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagligtas sa akin at ang Diyos na tumutulong sa akin. Ang Diyos na tumutulong sa akin hanggang ngayon. Ang problema ko ngayon, maaring problema sa asawang lalaki, o kaya problema sa trabaho, problema sa negosyo, o problema sa anak. Gayunpaman, kung mapapanatili natin ang ating isipang mapayapa, kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon, kung tutulungan tayo ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kung papayapain mo ang iyong isipan ng ganito, unti-unti kang mananampalataya na ang Diyos ay tutulungan ka. Kaya nga, napakahalaga para sa atin na una ay payapain natin ang ating puso bago pa may mangyari. Kaya sa Genesis chapter 25, makikita po natin si Esau at si Jacob. Si Esau ay isang lalaking sanay sa parang. Naglalakad siya sa palibot. Sinabi na si Jacob ay isang lalaki naman na tahimik. Si Esau ay ang panganay. Sa umpisa ay iniisip niyang mabuti ang kanyang pagkapanganay. Subalit nang siya ay lumibot sa parang at nangangaso ng mga hayop, ang parang ay palaki ng palaki at ang kanyang pagkapanganay ay naging baliwala. Si Jacob ay tahimik na lalaki
Nang siya ay nakikinig sa mga salita ng kanyang ama, paulit-ulit niya itong pinag-iisipan. Piniyapa ang kanyang isipan at patuloy na pinag-isipan. Naunawaan niya kung gaano kadakila ang pagkapanganay. Kaya sa huli, si Jacob ang pumalit. Kung ikaw ay abalang-abala sa pagtakbo, maaaring hindi mo nalalaman ang mahalagang bagay. Mayroon pong ilang mga tao na tumigil sa pagiging mga church leaders. Gaano po ba kahalaga ang pagiging church leader? O sa totoo lang, gusto mo ba ang minister? Gusto mo ba ang cell leader? Kung papayapain mo ang iyong puso, lahat ba ay pwedeng maging cell group leader? Gaano po kahalaga ito? Kaya payapain mo ang iyong puso ng sandali. Sa chapter 16, sa aklat ng Apokalipsis, sa verse 13, sinasabi na tatlong espiritong karumalduma lagaya ng mga palaka. Ang palaka ay maingay. Ang panahon natin ay napakaingay. Nabubuhay tayo sa panahon na ang paligid ay napakaingay at sobrang nakakabahala. Sinasabi sa atin ng Panginoon na manahimik at maging payapa. Kung papayapain natin ang ating puso, makikita natin kung saan ba dapat natin ilaan ang ating buhay. Makikita natin kung ano ang mas mahalaga. Kailangan natin payapain ang ating puso. Kaya, kapag itinilaga kayo bilang mga leader sa katapusan ng taon para sa church, ha? Kailangan po nating payapain ang ating isip at pag-isipan mabuti. Napakahalaga na mapanatili natin ang kapayapaan. Kung ang iyong puso ay abala tapos magulo, nako, hindi mo makikita kung anong mahalaga. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 30. Verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo, sa katahimikan na pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Kaya kung gayon, nararamdaman kong kailangan kong umasa sa Diyos. Kaya aasa ako sa Diyos. Kaya't nakikita ng Panginoon kung sino ang mga taong umaasa sa Kanya. Kung aasa tayo sa Diyos, titingnan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Ipinakilala si Jesus bilang isang kordero. Sa chapter 5, sa aklat po ng Apokalipsis, sa verse 6, pagkatapos ay nakita ko sa gitna ng trono at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang korderong nakatayo. Natulad sa isang pinaslang na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong daigdig. Ang pitong sungay ay kapangyarihan. Dahil ito ay pitong sungay, itinuturo nito si Jesus ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. At dahil may pitong mata upang makakita, itinuturo nito ang omniscience at ang mata na nakakakita ng lahat. Ngunit sinabi na ang pitong mata ay pitong espiritu, ang pitong espiritual na mata. Ang Espiritu Santo ay kumikilos kung saan ang mata ay nakatuon. Kaya, nakikita ng Panginoon kung sino ang mga umaasa sa Kanya. Kung titingnan po natin ito, ang pagkilos ng Espiritu Santo ay mahahayag sa taong yun. Si Ana, siya ay patuloy na humihingi ng tulong sa Diyos. Si Ana ay talagang hinahanap ang tulong ng Diyos. Kaya nga, dahil ang Diyos ay binigyan siya ng pansin, pinagpala si Ana sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na lalaki na ang pangalan ay Samuel. Ang Diyos ay pinagmamasdan ng lahat. Ang Panginoon ay malinaw na nakikinig kung sino ang tahimik, nagtitiwala sa Diyos at naghahanap ng tulong ng Diyos. Mga taong ang Panginoon ay nakatitig sa kanila. Ang Panginoon ay binibigyan sila ng lakas at ipapakita ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Kaya nga sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Silang naghihintay sa Panginoon, sa kanila na umaasa at hinahanap ang Diyos, ay magpapanibagong lakas. Dahil ang Diyos ay binibigyan siya ng pansin. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sila ay papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sa mga agila, kaya nilang lumipad ng 10,000 meters. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng panibagong lakas. Tapos sa verse 9, Isaiah 30 verse 9, sapagkat sila'y mapaghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na ayaw makinig sa kautusan ng Panginoon. Kaya tinampo natin ito.
Ang paraan para tayo makatanggap ng tulong ng Diyos ay masiyahan sa pakikinig ng kautusan ng Panginoon at panghawakan ang kautusan ng Panginoon. Kaya nga, sa mga nangahawakan sa salita ng Diyos at kumakapit dito ay magiging mga walang kondisyong nagwawagi. Bagaman mayroong 500 mga naniniwala sa evolution, ang magtipon ng sama-sama, siyang nangahawakan sa chapter 1 ng Genesis ay magwawagi. Tama po? Bagaman mayroong 100 theological doctor ang magsabi ng ibang doktrina ng kaligtasan, sino po ang magwawagi doon sa mga sumasampalataya na kailangan maipanganak na muli upang makapunta sa langit at hindi makakapunta sa langit malibang maipanganak na muli? Gaano man karami mga theologian sa magsabi na makakapunta kayo sa langit kahit na hindi kayo maipanganak na muli, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na kailangan kayong maipanganak na muli para makapunta sa langit. Sila ang magawagi. Silang mga nangahawakan sa salita ng Panginoon ay magtatagumpay. Ano ang dapat natin gawin? Kung ako ay kikiling sa Diyos, tiyak na pagkakalooban niya ako ng lakas. Verse 18, basahin natin. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo, kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Ang Diyos ay naghihintay sa lahat ng tao, at ang Panginoon ay naghihintay upang magbigay ng mga gantimpala. Tayo rin ay naghihintay upang tumanggap ng mga pagpapala. Subalit, ano ba ang mga bagay na ang tao sa panahon ngayon ay hindi nila magawa? Ang mga tao sa panahon ngayon ay hindi sila makapaghintay. May isang babae na ang pangalan ay Bonnie Booth. Mahabang panahon na ang nakakalipas, tinutuklap niya ang mga kalyo sa balat ng sakong ng kanyang mga paa. Subalit hindi ito madaling matanggal. Na sobrang galit niya, binalatan niya ito ng gusto at nasugatan ng kanyang balat. Siya ay talagang galit na galit. Alam niyo po, yung vodka? Pagkatapos niyang inumin ang kanyang inumin, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at ang kanyang mga kalyo ay hindi natanggal ng maayos. Kaya siya ay nagalit, uminom ng marami ng alak at pagkatapos pinaputukan niya ang kanyang kalyo sa kanyang paa gamit ang kanyang baril. Natanggal po ang sakong ng kanyang isang paa. Ano po nangyari? Napunta po siya sa mental hospital. Ito po yung tunay na kwento. Kaya, ayos lang po na magkaroon kayo ng kalyo sa paa. Tama po? Hindi natin mapipigilan na alisin ang kalyo sa kanyang balat at binaril niya ang kanyang paa. Kaya maging sa ating Christian life, ang Diyos ay naghihintay lang na tumulong sa atin. At maaari tayong maghintay, subalit hindi kasi tayo makapaghintay. May isang lola na Kristiyano ang namumuhay ng masaya at tinanong siya ng mga tao, ano ang nagpapasaya sa iyo dito sa lupa? Sabi niya, ang lihim ko ay, anuman ang mangyari, ay maghintay lang ako ng 3 araw. Kung may mangyari man, maghihintay lang tayo ng 3 araw kahit na may nangaasar sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, ang problema ay kadalasang nalulutas, sabi niya. Gaano man kahirap ang isang bagay para sa atin, kadalasan, nalulutas na lamang po ito pagkatapos ng halos 3 araw. Gaya ng kasabihan ng mga German, ang oras ang pinakamahusay na doktor at ang pinakamatalinong hukom. Mayroon ding isa pang kasabihan na ang maraming problema ay nalulutas sa paglipas ng panahon, kaya maging matiyaga at maghintay. Sa katunayan, maraming problema ang maaaring malutas sa pamamagitan ng paghihintay. Ang Diyos ang gumagawa ng mga bagay at bagaman ang Diyos ay kumilos kaagad, pakiramdam ng mga tao na ang Diyos ay kumikilos ng mabagal. Gayunpaman, tiyak na pagpapalain ng Diyos ang mga matiyagang naghihintay sa Kanya. Bakit po? Bakit? Ito ay dahil ang Diyos ay naghihintay upang pagkalooban tayo ng gantimpala. Kaya sa mga nais na tumanggap ng pagpapala, maghintay lamang kayo. Mayroon pong kwentong ganito. May isang bata sa China na nasa halos 10 taon, nasa 10 taon na at isang ulila. Kaya siya ay pumupunta sa bawat bahay at humihingi ng limos upang mabuhay. Subalit may isang matanda na nagmamaneho ng sasakyan na tumigil sa harap ng bata. Anong ginagawa mo? Sabi niya, ako po isang ulila. Sinabi rin ng bata na wala na rin siyang tatay, na mamuhay na lamang siya sa pamamagitan ng paglilimos. Kaya sinabi niya, maaari ba kitang maging anak? Sinabi ng bata, talaga po? O mabuti po iyon. Gusto ko po. Kaya sinabi niya, kung gayon maghintay ka dito ng sandali. Mayroon lang akong kinakailangan na sikasuin at ayusin ko lang ito at babalik ako. Kaya pakiusap, maghintay ka. At ang bata ay naghintay. Hindi na yata siya darating pa. May isang matanda na nakakilala sa pulubing bata ang nagtanong, ikaw, anong ginagawa mo? Naghihintay po ako sa tatay ko. Uy, nagsisinungaling yung matandang yun. Sinusubukan ka lamang niyang pagkatuwaan. Kaya sinabi ng bata, hindi yan totoo. Ang bata ay naghintay hanggang sa huli. At ating gabi na, inaasikaso niya ang kanyang negosyo kaagad at pumunta na siya sa bata.
Kaya ang bata sa katunayan ay naging anak niya at dahil siya ay naghintay sa lalaking iyon, naging anak siya. Maging sa mundong ito, silang mga nakakaalam kung paano maghintay ay nakakatanggap ng mga malalaking pagpapala. Ano ba ang katangian ng mga Kristiyano? Dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay, sa Diyos na kumikilos ng mabilis, subalit mayroong pagitan sa oras kapag ang tao ay kumikilos. Kaya sa mga naghihintay ay tiyak na makakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya ang mga naghihintay ay tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya ngayon, kapag ang mga tao naghihintay, ay malino na mauunawaan na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Kaya nga, sabi po sa verse 26, bukod dito'y, ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay magiging pitong ulit. Gaano ba tayo kasaya? Noong maranasan natin ang kaligtasan, nalalaman natin na sila naghahanap ng tulong ng Diyos ay nakakaranas ng tulong ng Diyos kahit na pagkatapos nating maligtas. Wow! Ang Diyos ay kumikilos sa aking kaluluwa. Naunawaan natin iyon. At kapag tumitingin tayo sa mga bagay, ang mga tao nakakaranas ng tulong mula sa Diyos, ay nakikita ang lahat ng mga bagay ng magkaiba. Ang pagpapalang ito po ay binibigay. Kaya nga, patuloy po nating babasahin at pag-iisipan ang tungkol sa talatang ito mula sa Isaiah chapter 30. Kung kinakailangan nating mamuhay ng higit na aktibong buhay pananampalataya, noong ang mga Israelita ay lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong, gumugol sila ng higit na salapi at lumayo tungo sa mapanganib na lugar. Sa tingin ko, kapag ang mga Kristiyano ay mayroong ganitong klase ng debosyon, marahil ay magagawa nilang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon na mayroong higit na kalakasan kaysa sa ngayon. Hanggang dito na lamang po tayo, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo ng pag-asa sa amin na mga walang pag-asa at sa pagpapahintulot mo po sa amin na sumampalataya sa buhay na Panginoon kaya hanggang sa araw na ang Panginoon ay dumating, tulungan mo po kami na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at gabayan at tulungan mo po kami na mamuhay sa isang napakahalagang buhay na nagbubunga ng 30, 60, at 100 ulit. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat ng mahalaga sa bansang ito at maging sa ibang bansa sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo at tulungan mo po kami na makapagdala ng maraming tao sa bisig ng Panginoon bago kami tumayo sa harap ng Panginoon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.